Agosto pa may ban sa pag-aangkat ng baboy mula sa 8 bansang apektado ng African swine fever. Yan ang China, Belgium, Hungary, Latvia, Poland, Romania, Russia at Ukraine. Pero sa datos na nakalap ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, meron pa rin daw nakapasok sa Pilipinas na 1,000,000 kilo ng frozen pork mula sa Belgium mula pa noong Oktubre. Frozen pork pa lang yan. Di pa malinaw kung may kabilang ding pork-based processed food tulad ng Hungarian sausage. May mga import permit na na-issue. So this is Belgium. Of course, yung Hungarian sausage dapat bawal din. So kung may mga nasa outlet yan, dapat mapunawag yan. Wala pang sagot kung paano nakapasok ang mga karne kahit ipinagbawal na ito ng Department of Agriculture. Pero iimbestigahan daw ito ng ahensya. I'd like to take a look at that. No? If there are indeed proofs that they are still selling pork and pork-based products, they will have to be confiscated and they will have to face the consequences of the law. Kailangang maghigpit dahil malulumpuraw ang hog industry kung makapasok sa bansa ang ASF na dahilan ng pagkamatay ng mga baboy sa ilang bansa. Wala pang bakuna laban sa ASF. Sabi ni Piñol, sana raw huwag na ring mag-angkat ang mga negosyante maging sa mga itinuturing na high-risk countries. Ito yung mga bansang kalapit na mga bansang may swine fever na. Ang Ukraine, halimbawa, kadikit ang border sa mga bansang Belarus at Slovakia. May swine fever na ang ibang bansang katabi nito na Poland, Hungary at Romania. Ang Belgium naman, kalapit ang Germany, France at Denmark. Dahil wala pa namang naitalang infection sa mga high-risk countries, hindi pa banned ang pag-aangkat mula sa mga ito. Pinakamalapit na infected country sa Pilipinas ang China. Malaki rin ang bilang ng tourist arrivals mula China na posibleng may mga baong processed food. Sa January 9 nga, 3,000 Chinese tourists ang darating sakay ng cruise ship. We have alerted our quarantine officers. They will be docking at Subic. And so even cruise ships actually entering the country will be subject to monitoring and inspection. Pinakikiusapan kahit ang mga balikbayan mula sa mga infected countries at high-risk countries. Sana raw huwag nang mag-uwi ng mga pork-based na pagkain. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.